OFW. Minsan, tingin sa kanila nga kita masaya. Dahil palagi silang masaya sa harap ng maraming tao at lalong-lalo na sa harap ng kanilang pamilya kapag kausap sa social media. Pero hindi natin naisip na sa kanilang masasayang mukha na akibat ito ng sakit, hirap at pangungulila. Minsan, akala natin okay lang sila. Ang totoo, napapagod at nahirapan din sila. Pero kinakaya pa rin nila para sa kinabukasan ng pamilya. Kahit magkasugat-sugat pa, hindi pa rin sila sumusuko dahil alam nila may pamilya pa silang tinataguyod. Nagkakasakit sila nang hindi natin alam. Minsan nga, nagsisinungaling na okay lang sila. Kahit ang katawan nila, bagsak-bagsak na, dahil sa hirap at pagod, titiisin lahat para sa kinabukasan ng mga anak nila. Kaya sana naman, pagkakasakit natin ang tulad nila, lalo-lalo na ang kailang pinapadala nila. Kaya sila, kinapayaan lahat para sa anak nila, para may maipakain at pampaaral sa kanila. Hindi natin alam na tuwing gabi, umiiyak sila. Marahil namimiss na niya yung pamilya niya. Kailangan pa nila maghintay ng maraming buwan, taon, para makita at mayakap ang mga taong mahalaga sa kanila. Siyempre, kumusta ka ma? Ingat ka po. I love you. Ay malaking bagay at nagpapagaan sa kalooban nila. Huwag mahiyang sabihin na mahal mo siya. Baka yun ang nagpapatatag sa kanila. Kaya nais kong ipagsigawan sa buong mundo. Kahit ako sa lahat ng OFW. Nagtitiis, nagsasakripisyo para sa kinabukasan ko. Ginagawa ang lahat para sa pangalan ko. Pero wala kayong magagawa dahil ito lang ang nag-iisang paraan para bigyan ng paayos at masaya ang kanilang pamilya. Dali, maraming salamat.